Hindi ko nakasalanan kung uto-uto at mabilis bumigay yung Jordan na yun. Kung kayang patawarin ni Jordan si Cristy after na nangyari sa inyo sa kuta, kailangan natin umisip ng mas malalim na rason para tuluyan na siyang magalit at hiwalayan niya na yung pesteng babaeng yun. Upo, sana kasi na malaman muna ng asawa ko yung kondisyon ko eh. Oo, okay lang, miss. Anong hindi ko dapat pwede malaman? Eh kung iuntog ko kaya yung ulo mo sa pader, Shaira, para naman matauhan ka na hindi mo pag-aari yung asawa ko. Wala akong pake kung ikaw ang nauna. Dahil walang first come and first serve policy dito. Dahil hindi ka ang fast food restaurant! Sa ano ba? Suki ka siguro sa live selling, no? Puro ka kasi mine. Yes, mamatay ka sa inggit. Dahil taken na yung asawa ko. Ipaglalaban ko talaga yung karapatan ko. Dahil I am the latest wife. But I am the chosen wife. You're the one who should have stayed dead! Tama na! Tama na! Ano ka? Kapal mo ka! Tama na! Tumigil! Ako ang muna! Tumigil po kayo! Tumigil po! Babe! Ba ako masakit? Ano? Ano nangyari? Are you okay? Are you okay? Ano ang bewan ko, babe? Ha? Yeah. May lang. Sakit. Kasi naman yun. Ang bewan ko. Ang sakit. I'm good. I'm good. I'm good. Sakit. Bakit? Bakit? Babe! Okay ka lang, ma? Oh, no. Babe, we have to go. We have to go. Tara. Ay, Jordan! Jordan, wag mo ko iwan dito! Shaira! Dito ka nga. Halika. Ay! Doc, is my wife going to be okay? Ba't ba siya nag-bleeding? There's no need to worry because light spotting is very common even during the second trimester. But you can rest assured na baby is safe. Baby? Doc, pwede po bang iwan niyo muna kami ng asawa ko? Babe, buntis ka? Hindi mo sinabi sa akin? Babe, I'm so sorry. Hindi ko agad nasabi sa'yo na buntis ako. Hindi mo kailangan mag-sorry. I get it. Gusto mo ba akong surprisahin? Babe, good job. Nagulat ako. This is the best news ever. I can't believe magkaka-baby na tayo ulit. I'm so happy. Why? What's wrong? What's wrong? Jordan, kasi merong isa pang rason kung bakit hindi ko agad naamin sa'yo na buntis ako. Nung nagpa-ultrasound ako, ang sabi nila sa akin, 18 weeks na daw ang dinadala ko. Babe, apat na buwan pa lang mula nung makauwi ako dito. So, ibig sabihin nun, posibleng sakutan na buo yung baby. Babe, I'm so sorry. I'm so sorry. Disappointed talaga. No. Posible naman mali ang kalkulan ng doktor eh. And pwede rin hindi accurate yung resulta ng ultrasound. May nangyari na sa atin 4 months ago. Kaya, please, huwag mo nang maisipin na siliw ng ama ng bata. Kasi sigurado ako, akin yan. Ako ang ama ng bata ang dinadala mo. Okay? Girl, yun napapalaw sa magiging war freak mo eh. Sana hindi malalayang pilay mo. Nakakabawas kaya ng ganda rumampan na nakasaklam. Nasaan na ba si Jordan? Hindi niya ba i-check kung kamusta ako? Nag-expect ka ba talaga? Malamang nakabantay kay Cristy yun. Eh bakit parehas naman kami dalawa na injure ah? Ano, wala na talaga siyang pakialam sa akin? Asa ka pa. Alam mo namang hindi ikaw ang priority na lalaking yun, di ba? Bakit? Mas malala ba injury niya? Ha? Ano ba nakita mo? Ano nangyari sa kanya? Kaartehan niya lang yun. Alam mo, usisain ko pa eh, namimilip ka sa sakit kanina. Pero parang nakita ko, may dugo nga sa binti ni Cristy. Parang sugatan nung natumba kayo.
Anak. No. Ang sabi ng doktor, you should rest. Kasi baka mag-spotting ka ulit. Emma, gusto ko lang pong mahanap si Jordan. Gusto ko kasi sanang makasigurado na hindi siya nagtatampo sa akin. Tsaka kung kailangan ko pong mag-sorry sa kanya nang paulit-ulit, gagawin ko yun. Para lang ma-realize niya na nagsisisi talaga ako. Hayaan mo na muna siya. Just give him space para makapag-isip-isip. Isipin mo sarili mo. Okay? Sure you okay? Okay lang, Ma. Pahinga lang siguro kailangan. You relax. Nung nagpa-ultrasound ako, ang sabi nila sa akin, 18 weeks na daw ang dinadala ko. Babe, apat na buwan pa lang mula nung kauna ko. So, ibig sabihin nun, posibleng sakutan na buo yung baby. Babe, sorry ulit kung hindi ko agad nasabi sa'yo na buntis ako. Gusto ko kasi sana talaga kumonsulta ng isa pang doktor. Para makasigurado ako na akurate ang resulta ng ultrasound ko. Alam mo, nag-research ako sa internet kanina. Tungkol sa accuracy ng ultrasound pagdating sa second trimester ng pagbubuntis. Sabi sa nabasa ko, babe, may margin of error talaga ng mga 2 linggo. Kaya posibleng less than 18 weeks yung edad na dinadala mo. Which means, ako talaga ang ama. Cristy, anak natin yan. Kaya huwag na tayo mag-isip ng kung ano-ano. Alisin na natin yung mga tanong, pagdududa. Let's just be thankful na may bago tayong blessing. Okay? Fracture. Wala na nga, hatid ako sa inyo. Teka si Jordan na siya. Sandali lang. Pag-iisip lang ako. Jordan. Jordan, ano ba? Aalis ka na lang na hindi mo man lang ako kamusahin? Alam mo kung may nangyari man sa'yo. Kagagawan mo, di ba? Ikaw yung nagsimula ng gulo. I'm warning you, Shaira.
Kapag sinugod at sinaktan mo pa ulit si Cristy, ididimanda kita. And I will make sure na maparusahan ka sa kulungan. E di sige, gawin ninyo. Hindi ako natatakot sa inyo dahil pinaglalabang ko lang ang asawa ko. Oh my God, Shaira. Pwede bang tumigil ka na? Huwag mo ubusin yung pasensya ko, please. Mabuti nilang walang nangyaring masama dito. Dahil kung napahamak siya at yung baby namin, hindi kita mapapatawa. Baby? Oo, Shaira, magkaka-baby na kami ulit ni Jordan. Madadagdagan na ulit yung pamilya na. So if I were you, bumili ka na lang ng dictionary para naman malaman mo ang mga meaning sa salitang acceptance at move on. Huwag ka na rin umasa na babalikan ka ng asawa ko. Tandaan mo yun, ha? Dahil naging mas matatag na kami ngayon, lalo na't may panibago kaming baby. Excuse me. Jordan. So, 18 weeks nang buntis si Cristy? Yun yung sabi nung ultrasound test na nagpa-check up siya. Alam mo, sorry to, la. Kung sana masamayin siya sabihin ko sa'yo. Kung 4 na buwan na si Cristy dito, malamang, hindi ikaw yung ama. Alam mo, di naman ako tanga, Jeff, eh. Siyempre, naisip ko rin yan, di ba? Una kong nalaman. Kaya nga nag-research ako. Nung nag-research ako, medyo naliwanagan ako kasi minsan may mga discrepancy ang ultrasound test. Especially kung yung progress na nagbubunti sa second trimester na. May posibilidad talaga na pwedeng ako rin yung ama. Eh paano kung hindi niyo kaso? Paano kung sila yun yung ama? Tatanggapin mo ba na nabuntis yung asawa mo ng iba? Cristy suffered a lot nung nabihag siya sa kuta. Pinilit niyang pakisamahan yung Leon yan para lang makasurvive at makabalik sa amin ni Tori. At kung yung batang dinadala niya ngayon, yun ang resulta ng pagsasakripiso niya. Sino ba naman ako para pagsabihan at magalit sa kanya? Tol, she needs all my love and support right now. Kaya alam ko sa sarili ko na kailangan kong panindigan yung batang dinadala niya at ituring na parang tunay kong anak. Hindi na mahiging mahalaga sa akin kung sino yung totoong ama. Susunod, matagal ko nang pinatay ang Jordan na yan. Siya lang naman umaharang sa akin makuha si Cristy. Matagal ko nang pinipigilan ang sarili ko na patayin siya dahil alam kong baliw na baliw ko sa kanya! Ha? Ano sabi mo? Subukan mo! Subukan mo! Saktan si Jordan! Sinasabi ko sa'yo, babawi ako si Cristy dahil kung hindi ko makukuha ang gusto ko, sisiguro din ko wala ka rin mababala! Huwag na huwag mo. Dahil hindi mo alam kung anong kaya kong gagawin.
Jordan, Cristy! Attorney. I've heard about the good news. Congratulations sa second baby niyo. Pasalamat po, attorney. Attorney, bahala kasi namin ni Cristy na i-move na lang yung renewal of vows namin. Siguro, after niyo mga anak. Actually, attorney, gusto na po talaga na sana namin mag-celebrate ng anniversary. Kaso lang, hindi kami makapag-book ng venue or supplier. Kasi gusto namin makasiguro na wala na kami legal issues by then. Okay. Wala pa bang desisyon yung korte dun sa sinabit naming affidavit of reappearance? So far, wala pa akong nare-receive na notice from the civil registry na nagsasabing may bumaba ng court order. But don't worry, ipa-follow up ko kung ano nang status ng petition natin. Salamat po, Atty. You're welcome. Nagkausap na ba kayo uli ng tatay mo? Kailan ka daw niya susunduin dito? Hindi ko rin ho alam. Parang di narata po ako importante kay tatay. Puro Cristy na lang yung iniisip niya palagi. Ano ka ba? Mahal ka nun. Kaya nga umiiwas na yan sa karahasan para paghandaan ng iyong magandang bukas. Sana nga. Billie! Po, bakit? Ano sa po? Bakit? Masok ka doon. Bilisan mo. Pagpapo. Bakit po? Masok ka dyan. Magtago ka. Talagang magtago ka. Sa, kamusta? Mukhang maayos ang buhay mo dito, ah. Kung naparito kayo para hikayatin akong muling bumalik sa kalasag, nagsasayang lang kayo ng oras. Tinalikuran ko na ang kalasag. Huwag kang mag-alala. Hindi kami interesado sa'yo. Masyado ka ng matanda. Wala ka ng silbi sa kilusan. Iba ang pakay namin. Hinahanap namin si Leon at yung anak niyang si Billie. Nabalitaan ko nga. Nabasa ko sa dyaryo. Nagkawatak-watak na ang kalasag. Akala ko nga, dito pupunta ang mga kapatiran para magbagong buhay na katulad ko. Pero, kayo pa lang ang nakarating dito. Kung nagsasabi ka man ng totoo, siguro naman hindi mo mamasamain kung titignan namin yung loob ng bahay mo, di ba?
Wala sila rito. Nang tao sa loob. Kung sakaling mang makita mo sila, isumbong mo agad sa amin. Huwag kang magkakamali, tulungan sila. Dahil ikaw ang malilintigan sa akin. Naintindihan mo? Tara na! Balita, attorney. Nagkakang kong pinatawag. Lumabasa ba yung court order? I'm afraid I have some bad news. Bakit po, attorney? Na-deny po ba yung petition namin para mapawalang visa yung kasangin Jordan at Shaira? No, it's not like that. Nag-follow up ako sa civil registry at according to them, hindi daw naka-reflect ang sinabit nating affidavit of reappearance. Kaya pala walang ginagawa hanggang ngayon ang korte dahil nawawala ang mga dokumento natin. Kung nawawala yung papeles, kasalanan nila yun. Meron tayong receiving copies na nagpapatunay na nag-file talaga kami ng affidavit. Yes, pinakita ko sa kanila ang ating receiving copy. Pero hindi daw nila matrace talaga kung nasaan ang ating sinabit na affidavit of reappearance. Nawawala ang ating mga dokumento. Ano yun? Nawala na parang bula? Ilang buwan na namin hinihintay na i-process nila to, attorney. Yung pala, naghihintay lang kami sa wala. Babe, hindi kaya sinadya to? What if may humaharang talaga? Kinuha niyo mga papeles natin kaya hindi na proseso. Yung iniisip ko ba hindi nang iniisip mo? Babe, isang tao lang naman ang kontra na magkabalikan tayo. Si Shaira. Diba, What if meron siyang kakilala sa loob na empleyado tapos inutusan niya yon para hindi maproseso yung mga papeles natin? Di ba, attorney? Pwede. Kamusta na nga yung pinacheck ko sa'yo last time? Okay na? Check mo nga nandiyan ba? Nandito yung papers kanina eh. Kanina nakita ko na eh. Ito yun. Eh, parang kailangan na yata kasi later. Check po. Double check mo. Wala pang pirma eh. Papa-follow up ko to. Yes, kasi kailangan na yan eh. Ito ba? Oh. Shaira. Oh, usap Jordan. Na tayo. Jordan, what's going on? Stay out of this. Jordan, sa ano ba? Nasa trap ako. Ako umayos ka nga. Tapatin mo nga ako. May kinalaman ka ba sa pagkawala ng sinabit naming affidavit of reappearance sa civil registry? What the hell are you talking about? Wala akong alam niya sa mga binibintang mo. Magsabi ka ng totoo. Ikaw lang naman yung may ayaw na magkabalikan kami ni Cristy. Ikaw lang yung nakikita kung taong pwedeng gumawa nito. Okay, sige. Aaminin ko. Ayoko na magkabalikan kayo ni Cristy dahil para sa akin, tayo na ang kasal. Kaya dapat, tayo na ang magkasama. Pero simula nung nag-file ka, nung buisit na petition na yan, it left me with no choice but to accept the fact na si Cristy na talaga yung gusto mong makasama. Kahit sobrang sakit sa akin, Jordan, tinanggap ko yun. Kaya don't you dare accuse me of sabotaging that freaking petition dahil wala akong alam dyan sa mga sinasabi mo. Naiintindihan mo? It doesn't matter naman eh, whether aminin mo hindi. Kasi nag-file kami ulit na affidavit. And this time, babantayan ko na mabuti ang pag-process ng petition. Kaya kung may binabala ka man, huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Kasi sisiguraduhin ko na walang makakapigil sa pag-dissolve ng marriage nating dalawa. Kahit na ako sa gusto mo, para sa peace of mind na rin nating dalawa. Paternity test. Yung paternity test, ginagawa yon para malaman kung sino ang tatay ng pinagbubuntis ni Cristy. So, ibig sabihin, hindi siya sure na kay Jordan yon. Paano kung sa'yo yung bala? Kamusta na nga pala yung pagbubuntis ni Cristy? Kanino mo nalaman yan? Doesn't matter how I found out. Maati mo pa rin ba siya pakisamahan kapag nalaman mo na bunga yun ang pagtataksil niya sa'yo?